Magandang araw mga feeling athletes, kumusta na kayo? Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay kung papaano ba tayo makakatulong sa mga kakilala natin, sa tropa natin, sa kamag-anak natin, or pwedeng kasama natin sa bahay na nakakaranas ng anxiety. Meron kasi mga nagme-message sa akin, tinatanong nila paano ba or ano ba ang magagawa nila doon sa mga kasama nila sa bahay or kakilala nila. Napansin kasi nila na habang tumatagal, medyo lumalala yung anxiety na nararamdaman ng kakilala nila at gustong-gusto nilang makatulong. So, kung interesado ka rito sa topic na to, panoorin mo ng buo yung video. Let's go! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Coach Mawi. I'm a certified life coach and a BPO trainer. At gumagawa tayo ng mga ganitong life coaching na videos para makatulong sa mga tao. Kung interesado ka rito sa topic at dun sa ibang mga type ng videos na ina-upload ko, usually sa mga hilig ko at saka sa trabaho ko proseso sa call center, o kaya yung mga home workout sessions, biking sessions all around the city, and running videos. Kung ganun yung mga trip mong videos, please do consider supporting the channel by subscribing, liking my videos, and kung pwede, pakishare din sa iyong mga social media timelines. Baka sakali, mas marami tayong matulungan. Paano ba makakatulong sa mga tropa, sa mga kakilala na nakakaranas ng anxiety? Magbibigay ako ng 5 tips na madali namang sundin kung talagang gugustuhin natin. But first things first, I want to put this out of the way. Ang talagang maitutulong natin sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak natin na mayroong anxiety is to encourage them to seek professional help. Okay? Makipagkita sila sa mga doktor or makipagkita sila sa mga mental health professionals na talagang equipped na i-handle yung kanilang situation. Okay? But I understand na sa sistema ng mundo ngayon or sa sistema natin ngayon, medyo mahirap makipagkita sa mga doktor either through budget constraints or talagang siguro nahihiya talaga tayo makipagkita. So, kaya ako ginawa itong video na to para in our own small way makatulong tayo sa mga kakilala natin. Okay? Simulan na natin. Unang tip na maibibigay ko, okay, ay encourage them to talk it out. Okay? Encourage them to open up. Napakahalaga sa isang tao na nakakaranas ng anxiety na magkaroon sila ng outlet. Okay? Kaya yan ang ating unang tip. Pero pag sinabi ko na encourage them, dapat ma-realize natin na yung pag-encourage sa kanila, dapat hindi dumating dun sa punto na parang pinipilit natin sila. Pag sinabing encourage, they have to feel that they are in a safe environment. Para ma-feel nila na sila ay nasa safe environment, they have to choose the time. You have to also give them time na magkaroon sila ng lakas ng loob para mag-open up at magkwento kung ano yung nararamdaman nila. Tip number 2. Pag na-encourage mo na sila na mag-open up, ang second tip natin ay listen. Ulitin ko, listen. Sa Tagalog, makinig. Okay? Normal instinct kasi ng mga tao na kapag merong nagko-confide o may nagsasabi sa kanila ng mga problema, with good intentions, ang gusto kagad natin ay makatulong kagad sa kanila. Magbibigay kagad tayo ng tip, magbibigay tayo ng advice. So maganda yon. Worst case ay minsan sa kagustuhan natin na mapabilis yung proseso ng pagtulong, dumarating doon sa punto na dinidismiss kagad natin yung feelings nila. Ano ibig ko sabihin? Minsan, di ba? Pag may nagko-confide sa atin, feeling natin maliit na bagay lang yon doon sa feeling natin, yung problema nila ay maliit na bagay lang. Ang tendency natin sabihin, wala yan, huwag mo intindihin yan. Di ba? So, nai-interrupt natin yung flow, hindi natin nare-realize yung hirap, yung courage na kailangan nilang kunin sa damdamin nila para mag-open up ng nararamdaman nila. So, ang second tip ay listen, listen, listen. Literally,
hindi ka magsasalita. Kung 30 minutes siyang magsasalita at hindi niya naman kailangan ng opinion mo, makinig ka lang. Katulad ng sinabi ko, napakahirap at napakatindi ng katapangan na pinapakita niya para i-open up niya yung sarili niya sa iyo. So huwag mo siyang i-interrupt, dahil pag in-interrupt mo siya at feeling niya na di-dismiss yung kanyang feelings at yung kanyang situation, magsasara uli yan at mahihirapan ka nang sabihin sa kanya na mag-open up uli siya. So the second tip is listen, makinig. Ang third tip naman natin ay don't judge. Napakinggan mo na yung nararamdaman niya. Maliit man yan, malaki man yan, para sa iyo, ang kailangan mong gawin ay huwag i-judge yung tropa mo, yung mahal mo sa buhay. Medyo parang andaling pakinggan, di ba? Pero again, lagi mong isipin na different situations can lead to different feelings from a certain individual. Maaaring sa tingin natin or sa tingin mo ay napakasimple lang nung kanyang pinagdadaanan. Pagkaganang kagad, ang inisip mo, ang tendency ng utak natin ay mag-shutdown at paulit-ulit na natin sabihin sa sarili natin na, oh, ano ba yan? Yan lang, iniintindi mo pa. Okay, so in a way, baka mag-lead yan dun sa point na ginajudge mo na iyong kasama mo, yung tropa mo, yung mahal mo sa buhay. So, the third tip is actually one of the hardest. Dapat huwag mo siyang i-judge. Di ba? Yung first tip or first step nga, ay i-encourage mo siyang mag-open up. Ngayong nag-open up siya sa'yo, i-judge mo siya. Huwag naman ganon. Okay? So, yan ang ating pangatlong tip. Ang pang-apat na tip naman natin ay ask questions. Ayan. Ito, napakahalagahan itong tip na to. Pagkatapos mong makinig, pagkatapos mong sabihin sa sarili mo na hindi mo siya i-judge, huwag ka kagad magbibigay ng opinion. Hindi ka pa naman niya tinatanong eh. Nakinig ka, nasabi mo na sa sarili mo na hindi mo naman siya ginajudge, magtanong ka. Bakit? Bakit napakahalaga nito? Number one, pinapakita mo sa tropa mo or sa kasama mo na ikaw ay interesado dun sa kanyang nararamdaman. Okay, huwag ka kagad magbigay ng opinion. Hindi pa kailangan yan. Maniwala ka sa akin. Nag-o-open up pa lang siya. So ask questions for them to feel that you are interested. Yun yung sa part niya. The second reason why you need to ask questions ay para mas maintindihan mo yung sitwasyon niya. Natatandaan niyo yung sinabi ko kanina. Iba't ibang sitwasyon, kahit kapareho yan ng pinagdaanan natin, maaaring iba yung reaction nung kasama natin dun sa sitwasyon na pinagdaanan natin. So, for us to better understand their situation, it is really, really good for us to ask questions. Huwag tayong mag-assume. Huwag tayong maging assuming sa mga bagay-bagay na nararamdaman nila. Eh, Coach Mawi, ano ba yung mga pwede naming itanong? All your questions should be connected to the person's situation. Yung the what, the why, the when, and the where probably. Yung tipong, so ano bang nararamdaman mo? Bakit mo siya nararamdaman? Tuwing kailan mo siya nararamdaman? At if it's possible or if it's related, eh saan mo ba siya nararamdaman? Pagka ba may pinupunta kang lugar, nakakaranas ka ng anxiety? Yung mga ganung bagay. Okay? Marami pang questions na pwedeng ibigay, pero I think those are the basics. The questions should be pertaining to the specific situation, to the feelings of your loved one. At ang panglima naman natin na tip. Oh, ito na yung hinihintay mo. Pero may clause ako rito ha. Ano yung panglimang tip? Okay? Give another perspective when asked. Magbigay ka ng ibang perspective sa kanyang sitwasyon kapag tinanong ka na niya. Kaya again, yung mga tips ko, pwede naman siyang interchangeable, pero I arrange it that way para makakuha tayo ng proseso. Okay? Encourage mo siya na magsalita. Pag nagsalita na siya, makinig ka. Habang naririnig mo yung sinasabi niya, huwag mo siyang i-judge. Habang nagkikwento siya, magtanong ka para makakuha ka ng mas maraming insights, para mas maintindihan mo yung situation niya. Kung hindi ka niya tatanungin sa opinion mo, huwag kang magbigay ng opinion. Kaya yan ang pinakahuli nating tip at meron tayong clause. Okay?
give a different perspective, give your own opinion only when you are asked. Pagka naging ganyan, ang sistema ng pagtulong mo or pagtulong natin sa mga tropa natin, sa mga mahal natin sa buhay na nakakaranas ng anxiety, that's the time that they would feel that they can trust you, that they are in a safe space, and their opinion matters to you. So, pagka ganun lang naramdaman nila, pwede na silang maging open sa idea na papakinggan nila yung opinion mo. Okay? Ulitin natin bago tayo magtapos. Number one, encourage them to open up. Number two, you listen. Number three, pag napakinggan mo na yung sasabihin niya, huwag mo siyang i-judge. Number four, ask questions related to the topic or to his feelings or her feelings. Para hindi tayo magbigay ng opinion na sablay at hindi naman natin naiintindihan ng sitwasyon, yung sitwasyon ng buo. And number five, give a different perspective only if you are asked. So yun lang, sana makatulong sa inyo, makatulong sa ating lahat itong limang tips na binigay ko outside of course of encouraging our loved ones to seek help from a professional. Kung nag-enjoy ka dito sa video na to, please do consider subscribing. Like this video, I would really appreciate that. Leave a comment kung sakaling naranasan mo na to at effective siya. Kung may nakalimutan akong step, usap tayo sa comment section. And kung feeling mo mas marami pa tayong matutulungan, please consider sharing this video on your own social media timelines para mas marami makapanood at mas marami tayong matulungan. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. This is Coach Mawi, your feeling athlete, certified life coach. Umabati sa inyo ng happy weekend. Ay, Monday ko pala i-upload to. So enjoy the rest of the week. I'll see you all on the next video. Bye-bye. Boo!